What's up mga kasolid? Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang bansang Russia at bansang Ukraine. Pero bago yan, ating pag-aralan ang mapang ito. Kung makikita nyo, yung orange is ang bansang Ukraine at yung green ay ang bansang Russia. Dito pa lang ay makikita mo na talong-talo na ang bansang Ukraine sa bansang Russia. Parang isang langgam ang bansang Ukraine na lumaban sa isang gulayat. Ngayon ay punta naman tayo sa military force ng Ukraine at ng bansang Russia. Kung makikita nyo dito ay 850,000 ang active troops ng Russia at ang Ukraine naman ay 250,000 active troops, no? And 12,500 tanks naman and 30,000 armored vehicles ang meron sa Russia at 2,600 and 12,000 armored vehicles naman ang meron sa bansang Ukraine. Pagdating naman sa aircraft ay merong 4,100 ang bansang Russia and meron silang 772 na fighters. Pagdating naman sa bansang Ukraine ay 318 lamang ang total na aircraft nila, which is kung makikita nyo ay talong-talo talaga ang bansang Ukraine, no? With just 69 fighter aircraft, no? So, i-relate natin to sa ating gobyerno, no? Yung ginawa ni Duterte na nakipagkaibigan siya sa Russia at sa China ay isang wise na move, no? Dahil kung kakalabanin natin ang Russia at ang China, makikita nyo dito na parang tayo ay magiging ang bansang Ukraine dahil wala tayong sapat na military force upang kalabanin ang naglalakihang bansang ito. Kaya sa mga nagsasabing duwag daw si PRRD, hindi po yun kaduwagan. Ito po ay isang nice move, sinasabi ko ulit sa inyo. Napakawais ng ating presidente. Kung gusto nyo, kayo na lang po ang siyang sumagupa sa bansang China at bansang Russia at tignan natin kung may kaya tayo sa kanila or kung may kaya kayo sa kanila, no? Pero bago pa ako maasar dito ay bumalik muna tayo sa ating usapan. Tignan natin ang attack helicopters ng Russia. Ang Russia ay merong 544 na attack helicopters samantalang ang Ukraine ay meron lamang 34 na attack helicopters. Dito ay makikita natin na hindi talaga sapat ang military force ng Ukraine, no? Talong-talo sila. Pagdating naman sa reserve personnel is merong 900,000 na reserve personnel ang Ukraine samantalang ang Russia ay merong 2 million. And pagdating naman sa artillery, merong 2,040 na artillery ang bansang Ukraine at sa Russia is merong 7,571. Kaya sa mga gustong lumaban sa bansang Russia, China at USA, maaari bang kayo na lamang ang siyang sumagupa sa mga bansang ito? Dahil sinasabi ko sa inyo, wala talaga tayong kaya pagdating sa military force at wala tayong equipment. Buti na lang, pinalakas ni Pangulong Duterte ang ating equipments o ang equipments ng mga military force para naman medyo makasabay tayo sa ibang bansa. So, kung gusto nyo yung kalabanin ng naglalakihang bansang ito, go! Huwag nyo na kaming isama dahil kami ay nananahimik dito. So ngayon, kung gagawin natin yung ginawa ng Ukraine at hindi magiging wais ang ating presidente, ewan ko, parang magpapakamatay na lang ata ang Pilipinas sa kamay ng China at ng Russia kung ganun ang ating gagawin. That's more than a minute. See you on our next video.